Ito yung ating satellite animation, nagpapakita nga ng lokasyon nitong bagyong si Obet. At kanina ito yung huling namataan sa layong 745 kilometers silangan ng Basco, Batanes. Nagtataglay pa rin ito ng hanging aabot ng 45 kilometers per malapit sa gitna at pagbugso na aabot ng 55 kilometers per hour. Kumikilos ito ng pakanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Kaya sa ating latest track, nakikita natin na lalapit pa rin ito dito sa Northern Luzon area or sa extreme Northern Luzon area. Itong darating na Friday o bukas. At ito ay magkocross from Friday to Saturday dito sa Luzon area. Ngunit na nakikita natin na bago dito sa ating forecast track ay bahagya itong umangat o nagkaroon tayo ng northward shift ng ating track dahil na rin sa paggalaw ng mga high pressure system sa ibabaw ng bagyong si Obet. Ngunit hindi pa rin natin tinatanggal ang posibilidad ng pagtama nito dito pa rin sa hilagang bahagi ng Northern Luzon. Kaya pag-iingat pa rin ang ating ipinapaalaala sa mga kabayan natin, especially dyan sa Batanes, Cagayan, Apayaw at dyan sa may Ilocos Norte. Ito pa rin yung ating mga binabantayang area na direktang tatamaan ng epekto nitong bagyong si Obet. At nakita natin, by Monday ay tuluyan na itong lalabas ng ating Philippine Area of Responsibility. At sa, dahil nga sa paglapit nitong Obet dito sa ating extreme Northern Luzon area, nakataas na ang babala ng bagyo bilang isa dyan pa rin sa Batanes, Babuyan Island at sa may northeastern portion ng mainland Cagayan, which includes nga ang Santa Ana at Gonzaga. Itong mga areas na ito ay makakaranas pa rin ng mga malakas sa bugso ng hangin na dala nitong ating papalapit na bagyong si Obet pag simula nga yan bukas. Sa ngayon, ang inaasahan natin pagdating sa mga pag-ulan, tomorrow early morning through Saturday morning, inaasahan natin ang moderate to heavy with at times intense rains dyan sa Batanes, Babuyan Island, Ilocos Norte, Apayaw at northern portion ng mainland Cagayan. And light to moderate with at times heavy naman dyan sa northern portion ng Ilocos Sur, Abra, Kalinga at nalalabing bahagi ng Cagayan. Ito ang mga areas na ito, the same areas nga na tinamaan pa rin ng bagyong Neneng, kaya atin pa rin pinapaalalahanan ng ating mga kabayan sa mga nabanggit na lugar na maghanda sa mga posibleng epekto ng mga malalakas na pag-ulan na dala ng bagyong si Obet. Patuloy ang ating paalala dahil nga basa pa ang lupa, konting pag-ulan lamang ay maaari pa rin magdulot ng mga pagbaha. Sa ngayon naman, may mga ibang weather systems pa rin na nakaka-apekto dito sa ating bansa ngayong araw. Maliban dito kay bagyong Obet na binabantayan, ito ang ating shear line na nagdadala ngayon ng light to moderate wind at times heavy rains sa buong Cagayan Valley, Apayaw at Ilocos Norte. Samantalang intertropical convergence zone naman na nakaka-apekto ngayon dito sa may Mimaropa, Visayas at Zamboanga Peninsula, kaya inaasahan din natin ang mahina hanggang sa katamtamang pag-ulan na may pamisa-misa mabigat na buhos. Ito mga areas na ito ay ating pinapayuhan na maging alerto sa mga posibleng epekto nga ng mga panandaliw mabigat na buhos ng ulan na maaari din magdulot ng mga pagbaha at paghuho ng lupa. Kaya iba yung pag-iingat at paghahanda ang ating pinapayo sa ating mga kabayan sa mga nabanggit na lugar. Sa ngayon, nakataas pa rin ang gale warning natin dito pa rin sa baybay ng Batanes, Babuyan Island, Cagayan, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union at Pangasinan. Kaya patuloy ang ating paalaala sa ating mga kababayan, may isda at may mga maliit sa sakin pandagat na huwag munang pumalaot sa mga nasabing baybayin dahil pa rin sa inaasahan natin mga malalaking pag-alon.